Thank you very much, Chairperson Mirna Yao, for your introduction and greetings to all the members of the Council on the Role of Filipino Women. Sa ating mga panauhing official na narito ngayon, nandito, binanggit na kanina, pero dapat banggitin ko muli si Governor Grace Padaca dahil ang laki-laki ng Isabela delegation. At saka si Marides Fernando Mayor na Marikina na bibisitahin sana namin kanina yung kanyang solid waste management, pero ilinipat natin sa ibang araw. At siyempre, si Narda Camacho, ang moving spirit itong ating annual celebration dito. Siyempre, special mention sa ating ginagalang na icon, si former Senator Helen Benitez. Sa inyong lahat, maligayang Women's Month. Kasi gaya ng sinabi ko sa mga panuuhing West na babae kahapon mula sa iba't ibang bahagi ng Asia Pacific, kung sa ibang bansa, isang araw ang tinatabi para sa pagdiriwang ng Women's Day, dito sa ating bansa, isang buong buwan ang ibinubuklod natin. Sapagkat malaki ang pagpapahalaga natin sa kababaihan. At maligayang araw din ng kababaihan sa Women's Balikatan Movement na pinangungunahan ni Ginang Narda Camacho. Ito ang grupong lagi kong kabalikatan. Suki ko sa pagsulong ng programa para sa ating mga kababaihan. Simple lang ang ating selebrasyon, ang ating pinagdiriwang. Pero ito ay magandang pagkakataon para maalala that we must continue to invest in what I like to call the three E's of economy, environment, and education. These include such pro-poor programs important to women as enhancement of access to healthcare, food, housing, and education, as well as job creation. Unang-una, tungkol sa environment. Ang mga bansa ng mundo ay nag-aalala sa masasamang epekto ng climate change. Pero si Narda, since 1980, gumagawa na siya ng proyekto para sa ating environment. Matindi ang problemang dulot ng climate change, tulad ng mga super typhoon at madalas na baha. At merong pag-aaral na bagamat less than 1% lamang ang kontribusyon ng Pilipinas sa global warming, pag ito ay talagang sumipa, ang pinakamaapektuhan ay ang Pilipinas. We are not a climate maker, but we are a climate taker. So it is in our interest to make sure that global warming is arrested. At hindi lang tayo, lahat ng ibang bansa ay kinikilala ito. Kaya na nga kung lahat ng mga bansa na magsasagawa ng malawak ang pagkilos upang mabawasan kundi man mapigil ang global warming. Tinutupad ng ating bansa ang pangakong yon. Kaya sama-sama tayo sa mga programa kontra sa climate change. Isa dito ang solid waste management. Kasi kung ang number one na sanhi ng climate change ay yung paggamit ng oil, coal, fossil fuels, ang pangalawang pinanggagalingan ng global warming ay ang methane gas emissions na nanggagaling sa solid waste. Kaya importante ang solid waste management. Isa sa mga programa ng solid waste management ay yung recycling, kung saan napakalaki ang papel ng linis ganda. Gaya ng sabi ko, wala pa man yung climate change na yon, ay 30 years ago, 1980, ginagawa na ni Narda itong ating solid recycling. Kaya kanina, paumanhin na naghintay kayo,
ng konti dahil sinimulaan natin ang ating pagdiriwang ng ating Women's Day, tinignan natin yung isang proyekto ni Narda sa Pasig, yung recycling project. Kaya congratulations sa mga kababaihan ng Linis Ganda. Sa ekonomiya naman, may matinding bagyo ng krisis na nananalasa sa buong mundo. But in spite of the global economic downturn, the Philippines is not standing still. We have weathered the worst of the global crisis thus far. Naku, nanggaling ako sa ASEAN Summit sa Thailand. Exchange notes yung ibang mga bansa kung gaano kalaki yung kanilang minus growth rate. Pero yung atin ay plus 6% pa rin ang GNP. As a result,